Okay, human governments, current, past, future, and biblical mention. Ganyan po yun. So, ano ang gobyerno natin ngayon? Sino mayor ngayon? Hindi ko makilala eh. Si Mateo Rivera. Si Ome. Okay, matagal naging vice mayor yan. So, kaya palagay nung iba, siyempre, yung makain nila yan. No? So, sino pa? Montalban, sino? General Evangelista. Okay. Yun. Sino sa governor? Naris pa rin. Ilang taon na sila? Dekada na. Okay. Sa Pilipinas, sino? Si Marcos. Junior. Isip ako na naman ako. Tama ko. Yan, ang napagdiktador, no? Anyway, sa US, sino? Si Biden. The pervert. Dati si Trump, ganyan. So, nagpapalit-palit po yan, no? So, dito man tayo sa past. Okay, so nakikita nyo ba yan? Ano yan? Supreme Court. Ng? US. Okay, galing Stephen ah. Supreme Court of the United States. So, ginaya yung sa atin dyan, ha? So, ito yung atin. Ayun yan. Philippines. Saan pera nakita yan? 20. Okay. So, parang ganun, no? So, tanong ko muna, bakit parang may parehong silang style, no? May mga columns or pillars, no? So, ganito po yan. Kaya pag-usapan natin yung past, no? Ito muna ngayon. So, ito yan. Hanggang ngayon, yan pa rin. Ano po? Lagi nasa balita yan, di ba? Ito, ano to? Hawaii House. Saan yan? US. Saan sa US? District of Colorado. Ay, sa DC. White House, ito yung kanilang Malacanang. Okay? Very sikat yan. Ang pelikula. Ito naman yung? Ayan yung mga nakalagay. So, ano ba yung mga yan? Pinapakita natin. Yan ang nirepresent yung gobyerno. Kasi nga, yung tao, hindi naman pwedeng siya lang. Pag siya'y namatay, either pinalitan, hindi na siya yung nag-govern. Pero meron siyang mga sinusunod. Siya mismo, ha? Okay? Marami siyang batas na dapat sundin. Binabali ng iba kung kaya nila. So, pero in-establish na po yung mga batas na yan para hindi sila madalian. Okay? Kaya po yun. Kaya tuloy-tuloy po yung progreso ngayon, kahit pa paano, ay may mga na-establish ang Panginoon actually. Salamat sa pagsipuro ng Panginoon, yung US po ay naging pattern ng Pilipinas at maraming bansa. Okay? Kaya po na pala ito. Yan, sino yan? So, past. Medyo ano sino yan? Pero, ang pangalan? Ang mga galing dito sa ano? Nahukay nila yan eh. Isa yan sa mga ruler, wala sa Bible yan. Pero ang pangalan niya ni si... Nakalimutan ko. Basta letter T, Totec Hamon, parang ganun. Parang hindi na yan. Sino man yan? Yan, sino yan? Parang Babylon. Diba? Basta magkakamukha naman yan. Si ano ata yan, si Hammurabi. Alala ko sa mga story namin na dati, hindi ko na pinapakinggan. Pero kayo naitindihan. Alalim mo lang yung mga pwede mo maaral. Ba't ganyan yung tsura niya? Si Nebuchadnezzar, pinidibig na ganyan, di ba? Ang bira, ang pinahapa, yung bira. So, ganoon ang style fashion sa kanila dati. Anyway, so, ang ganda rin minsan pag-aralan yung history. Yun yan. Mga Greek ba yan? Romans. Roman Emperor na tayo. Ito po yung date, and then... Anong gusto kong pansinin nyo dyan? Sa mga past ay, ba't mo ilalagay yung mukha mo sa game ko? Puro picture. Wala pa silang Facebook dati. So, ang ginagawa nila, gusto nila? Ba't kayo nag-Facebook? Sino nga ba naka-Facebook ngayon? Yung recent yung nag-change profile. Bakit nyo gusto? Mag-change profile. Ha? Nada? Ma-phrase. Ma? Uy, ganda. Ay, pogi.
Makilala. Yung po yan. Yung kilala niyo ba si, sino ba nagsabi ba itong ano? Na gusto niyang makilala siya for this generation, thousand years generation. Alala niyo ba yan? Hindi na nagkakamali, isa ano yan eh. Bandang Babylon din. Hindi, yung kung sumakop sa kanila, yung King of Kings ang tawag yung sarili niya. Sina, mga gano'n yan, sa Xerxes. Basta doon, sa Persia. Dito Persia, hindi ko alam kung si Xerxes o basta isa mga doon. So sinabi niya yun in a statement. So hindi pwede pasinungalingan yun. Ganong kataas ang ego ng mga yan. Amen? Hindi lang ko lang yung Facebook. Ano mo lang? Sakto lang. Pag ikaw na parang palit ka ng ano, tapos ang gulo na naman. Gusto mo actually project yung sarili mo na purihin ka eh. Yun yun, again, yung mga intentions natin ipindihin mo. Ganun kasi sila. Gusto ko na sabihin actually dito, ano, dati sila, matay rin pala to. Yun ang totoo. Kahit yung Roman Empire, napakatagal nun, bumagsak din. British Empire, ito, Roman Empire. Gagaling yung mga yan. Yung ibang in-adopt natin sa Romans, yung iba. Yan Senate, ganun ka ba, yan sa kanila yan, yan sila nakaisip yan. Nakinuha rin nila sa Greek, sa Athens, yan. So, ina-adopt po ng tao yung magandang pamalakad, no, yung form of government na mamayaralin natin. So, anyway, maganda kasi nakikinabang naman yung mas nakarami, and then nakikinabang yung makarami, ibang mga individuals nakikinabang din. Okay lang, kayo mamakay tayo lahat eh. Amen? Ayan mo, patay na yan. Ayan, dyan lang sila. Matigas na. Ayan, Facebook sila dyan. Wala na. Kasi siya, nakakatawa na nga rin yung ano yan. Iyabang po yan. Feeling pogi yung mga yan. Naniniwala ba kayo? Pero ngayon, ano na yung passion nila? Wala na. Hindi na pinapansin. Ano na to? Amen? Sana nakukuha niyo yung ano ko ha? So next is ano? Nandito na tayo. Gusto ko lang dito sa mga past natin ha. Gusto ko lang ang mensahe lang is yung current dinirive sa past. Yung mga maganda, pinuha nila from the past. And then incorporate sa ating current government. Which is again, neither good or bad, may maganda, may masama din. Okay? So, punta naman tayo dito sa... Tignan po tayo. Basics, no? Bago tayo mag-ano. Basta ba? Hindi ko pong pinapangako. Alas test tayo mga tapos, ha? Pero alas buwan natin. Okay, ano yung mga types of... types of government? Sagot. Ano? Types of government. Democracy. Fascism. Bilis ng mata. Dictatorship. Lucky. Corrupt. Tayo idea lang. Monarchy. Yes, yeah. Socialism. Sabi nga. Capitalism. Republican. Communism. Okay, so again, napagkit natin dati, hindi yan parallel. Yan ay mga tipo lang. Para lang pag-aralan natin, alam yan ang gobyerno ngayon, halo-halo yung mix. Anyway, aralan natin. Ito po yung walo, hindi lang po yan. Ano ako dito? Yeah. Ito na yun. Pabasahin nyo po ha. Pabasahin nyo. Pabasahin nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So meron dito 16. Gagawin natin itong ano, interactive. Pero i-tackle muna natin itong walo na sa ating basic na meron tayo dito ngayon. Okay, so democracy, discuss ko. Kung sinabi yung democracy, sabihin lang, sino na susunod? Ay, sorry, dapat pala, unahin ko pala ito. No?
Okay, unahin mo natin ito. Kanina is sa mga definition ng authority, power. Pero pwede mong tanongin, sino bang namumuno? Kung sino namumuno, nalalaman mo kung anong klase ng gobyerno yan. Okay? So pag walang namumuno, anong klase yan? Anarchy. Anong klase daw? Pag walang namumuno, anong gobyerno yun? Anarchy. Yan, kaya yung mga rockstar, ganyan ang ano, di ba? Ay, lakulok ako ng muna. Binibida nila yan, mayroon pang symbol yan eh. Alam nila yun? Letter A. Lakulok ako ng mga ito, pero banggitin ko nalang ha. Kasi mayroon akong nakilala ng ganyan eh. Kasi yung kuya, mahilig sa rock. Ako din niya, pinakakapakin eh. Mayroon isang rock star, rock band. Nakikita niya hypocrisy dito. Yung, hindi ko nabanggit yung pangalan, pero sikat na sikat, dahil mga, lalo mga kabataan. Yung nakikita yung mga kabataan dyan na, ano, na ano na yun, na witchcraft na yun, yung sabihin na, ganun din kami ako dati, mahilig ako sa rock. At natuturo ko niyan. Bili. Bili. Okay. So itong banda na to, na hindi ko napangalanan, ang forma talaga, alam mo na. Parang rebelde. At ang nasa, madalas na sa dibdib nyo, yung nakikita nyo kung saan-saan dyan, si Che Guevara, kailangan nyo yun. Yung nakilala nyo, basta rebel yun, komunista. Yun daw idol niya, yung lahat ng kanta niya, puro ganun, tungkol dun. Ang gobyerno, puro masama. Paalala nyo pa yung nangyari, yung history na ganyan. Hindi tayo nakikinig sa akin. Eh, yung mama na siya. Okay? Eh sabi nyo sa akin, handali. Ang music mo, puro ganyan. Pero ikaw din ay kinabang eh. Sa kapitalista eh. Hindi tinanong siya, hindi na sumagot. Ayun, kaya nagganyan din sila. Well, anyway, magandang example. Ang music niya puro anarchy. Kung may anarchy, hindi siya yaman in the first place. Rockstar eh. Nakinig ba? At mamaya, mga tayo hypocrisy yung makikita. Hindi natin gagayain yun. May ating inaaral lang para tayo po ay makasunod ng lubos sa Panginoon. Okay? So number, kuya, kung tanong mo lang, sino namumuno? Saan ba isan ba nauso yung anarchy? Kailan lang po kayo sa US, parang may mga parts doon na, alam mo na, nagkakagulo. Pag wala nang nag-rule, tawag yung anarchy. Okay? Dahil yan. So, in a way, hindi yung form of government. Ayun yung baliktad. Kaya natin, salam natin, kung sila anarchy, wala na umuno. Or, kahit kung sino-sino. Okay? Masahin nga natin sa judges. Hindi ko nasulat ito, pero I search ko dito yun. Okay? Eh? Sinabi daw. Okay. Diba sabi sa Bible, sa Deuteronomy 28, not do after all the things that we do here this day, every man whatsoever is right in his own eyes. So sabi niya, huwag mong gagayahin yan. Huwag kang gagawa ng kahit ano, kung ano lang tama sa'yo. Kasi, paano masabi tama sa'yo eh? Tama siya sa akin eh. Tama ba yun sa lahat? At ang perfect example niya dito sa Judges, dalawang beses na mention po, no? Kung alamin po yung Book of Judges, ang gulo. Kaya yung iba na nalilito dyan sa Judges eh, dapat alam yung context kasi yung panahon na yun, di ba? Nakandiwang kalimutan kasi si Bible study kami dyan. Eh, buti silingita ko kasi parang ini-interpret nung isang pinapamayaan ko lang eh. O sige ha, takin mo yan. Sige. Hindi nga alam mo. Kasi ginawa ito, tama mo yun o hindi. Tapos parang yung sabi niya, eh, tama ito kasi ginagawa nung ano eh, namunuan. So hindi mo naitindihan yung context, tapos ka na. Ang context ng judges, walang kaayusan. Samantalang nung book ni Joshua, maganda kasi may magandang leader, maayos na leader si Joshua before that si Moses. Pagpasok nila, nakalimutan nila ang Panginoon. Walang tumayong maayos. Kaya nangyari.
Sabi dyan, in those days, there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes. Ganun din naman sila sa ano. So pag wala daw gobyerno, gagawin lang ng tao ang anong tama sa kanila, bandang huli, magulo. Okay? Kaya yan. So ngayon, na-develop kahit sa biblical times, mayroon tinatawag na ganito. Ano yung monarchy? Pag isa lang, yun ang umuno. Anong tawag dyan? Well, depende. Isang ano. Okay? Pag isang tao, anong tawag? Marcos? Diktador. Xi Jinping. Sino pa? Si Putin. Sino pa? China. Russia. Putin. Sino pa? Kim Jong-un. North Korea. Kung sinabing diktador, ikaw lang masusunod. Utusan mo lahat. Binibigyan ka ng inputs, pero... Basta, ganun! Kahit ano sabihin mo, baka sabi ka nyo, ano, wala, patay kayo. O, sige po, iba, usunod, iba, hindi. Pag-usapan natin, tama ba ito? Ano, tama. Siya kayong masusunod eh. Diktador ang tawag doon, dinidiktahan lahat. Isang tao. Okay? Maganda, hindi. Mamaya, malalaman natin. Mag-aano tayo, di-discuss. Anyway, magaling siya eh. Okay, iba. Okay, mamatay din yan. O, paano yan? Iba naman, nakapag-device ng ibang ano, dapat may mga pamilya. Magaling talaga yan eh. Nakita lang sa Bible yan, tama? So, mali, pero alam yun, ang tao kasi ay uhaw, no? Sa maayos na gobyerno. So, minsan, pag yun ang sinadjes, sila yung mga pangyarihan, sulod na lang. Okay? Di na nag-isip yung mga tao, so sulod na lang din. Anyway, monarchy, isang pamilya. Sinong next? Yung anak ko. Yung asawa ko, yung pinsan ko. Kasi kami magaling. Mali. Pero, nag-exist po yan matagal. Even sa Israel. Bakit nila naisip yun? Ewan ko. Kasi yung mga hindi nga nila naisip yun. Sinubo lang sa kanila yun. Dahil sa greed, ayaw nilang mawala sa pangyarihan. Ayaw nilang magtrabaho ng honest. Kasi mahirap yan eh. Sila gusto nila, maraming pera. Pag pamilya mo, ganyan. Parang diskusyon natin ng isang araw. Diba? Hindi ka na makakawala dyan. Unless yun nga, parang naging godly ka talaga na nakilala mong Panginoon. Katulad ng mga ibang kings sa Judah and Judah. Okay? An example ng maganda. Kung siya doon nyo ito, parang pag nag-discuss tayo next time, ang bilis. Pag nag-discuss ng monarchy, ganyan. Ano yung monarchy? Ano yung monarchy? Juliana, sino na umuno? Pagdiktador muna, sino na umuno? Isang? Tao. E pag monarchy, isang pamilya. Okay, mga papina. O Tonyo ang inamis. Yan. E pag hindi naman na eh, pakita mo yung kayo lang eh. I-share nyo naman. So pag maraming pamilya, pero hindi pa rin marami kasi pang pamilya lang. Eh. Basta yung mga Araneta, ganyan lang. Mga Marcos, Aquino, Sobel, Sanyo. Ang tawag po dyan, oligarchy. Oligarchy. Hindi ko na ano yung Greek niya na. Pero yan, sila-sila lang. So maunlad ba yun? Ano, mas maganda sa diktador kasi kahit pa paano, nagpapalitan niya ng ano. Pero sino yung magaling sa kanila, nagpapatayan din niya. Anyway, hindi pa rin tama kasi kanya-kanyang ano lang yan. Sabi nga ni Kuya Jun, no? Interest. Kanya-kanyang interest lang, sila lang yung susunod. Kahit nakakasama na sa mas nakakarami. Okay, next is oligarchy. Naintindi na? Diktador, isang tao. Monarchy, isang pamilya. Oligarchy, maraming pamilya. Konting pamilya. Kaya nga few eh. Piling pamilya lang or klase ng tao. Ano yung junta? Military. Military, no? Lalo parang sa Afghanistan yun, sa Iraq. Sila yung government doon. Pero magulo rin yan. Pero matayan yan, no? So, medyo may kinalaman siya pa sa dictatorship. Again, mag-mix-mix po yan eh. Mamaya, malalaman natin. And then, ito na, yung pinakamagulo. Ano?
pag lahat ay nang susunod, pwede ba yun? Yun yung definition ng democracy. So in a way, maganda yan kasi lahat may say. Ang problema, hindi naman lahat nag-aman. Mahirap din. May na-develop po yung tinatawag direct democracy. Sabi nila sa bandang, sino din direct democracy sa ano? Europe, hindi nagkakamali, parang Switzerland or Greece. Sino? Kalimutan ko eh. Representative natin ba yan? So obviously, mahirap yun, pero ginagawa nila, maliit na bagay, pagbubutawa nila, kasi dapat. In a way, maganda eh, di ba? Kasi kung sino nga yung popular ko. Pero again, hindi nga lahat nag-aaral, iba na dadala rin sa kaluloko. So in a way, hindi rin maganda. So ngayon, dito tayo sa pinaka-final, yung representative democracy, which is ang tawag po dyan is republic. So in a way, maganda na rin. Kasi at least nare-represent lahat. Pero piling tao lang din. Pero tayo yung mamimili sa mag-represent sa atin. Okay? So sa dito lang sa chart na to, yun yung pinakamaganda. Again, hindi pa rin perfect. Okay? So balik tayo dito. So yan, ano yung mga nabanggit tayo na dyan? Democracy, ano ulit yung democracy? Yes, siya? Lahat ay nag-u-rule. Quote and quote. Monarchy. Monarchy. Monarch. Pamilya. Isang pamilya. Republican. Democracy. Representative democracy. Totalitarian. Lahat na sa kapangyarihan ng isa. Ng isa, okay. So, yun yung makikita yung mamaya. Ito medyo, ano pa, mas marami kasi na-derive po yung iba dyan. Pero may description naman pa. Sinabi yung totalitarianism, parang dictatorship din. Dictator, may diktado, tapos ang tao sa gobyerno niya, totalitarian. Kasi sa kanya lahat. Then, fascist is, ano yung special sa fascist? Fire-eye. Sabi nila, si diktador daw si, ano ba yan? Si Hitler, fascist daw yun. So may special kasi sa fascist eh, so the way of ruling that advocates total control, so parang totalitarian din. And sabi dito, it seeks to promote ancestral and cultural values, eradicate foreign influences. Parang Japan, di ba, nung panahon nila, nung dati. So tayo lang, may mga basta na galing sa labas. North Korea, ganun din. And then yung ano nga din, yung communist and socialist German dati. Okay? So kasi ang paniniwala nila, sila yung magaling. Dapat tayo mag-rule. Patayin natin iba. Nakikinig ba? Kasi natuto po yan, naniwala sila sa pinag-Darwin niya. Okay? Though mga faithful Catholic yan, alam niyo ba yan? Oh. Body-body si Pope tsaka si Hitler. Yung ganyan. Research na. So, ganyan po yan. So, nakakalito, no? Anyway, sa dictatorship, communism, ito naman may pinag-inalaman sa economy. No? Economy. So, anong, ba't walang capitalism dyan? Kasi nga, hindi naman siya, kasi, I mean, pwede mo siyang i-apply kahit saan dito. Hindi rin. Sa ano kasi sa economy, ibig sabihin ng capitalist ay masama ba yun? Yung iba, nasamaan doon, di ba? Pag siya yung wala, pag wala ka, ano sa mga nyo naman, kayo lang, wala akong puhunan, wala na akong business. Kailangan mo ng puhunan. So, pero in a way, maganda yun kasi sa panagaling yung puhunan? Eh, pinamana sa'yo yun eh. O, di wala akong pakailan doon, pinamana sa akin. Kailangan naman kunin mo, di ba? Biblical po yun, sa Bible, gano'n, po inheritance, inheritance yun. Pag pinamana sa'yo ng tatay mo, eh pwede din namang hindi pamana sa'yo, di ba? Loko-loko ka talaga anak, bahala ako sa'yo. Pwede yung pamana sa iba yun. Pwede yan, so maganda yung capitalism pag tama rin. Kumpara sa communism. Kaya may magandang point sa communism, may magandang point sa communism. Common eh. Ibig sabihin, tutala tayo nagkabaho, assuming di tayo lang nandun na ba, oh. Eh dapat lahat tayo may ginabang. Yun ang maganda sa communist naman. Kaya madalas yung communism, naka-partner po yan sa totalitarianism. Kasi yung gobyerno magsasabi. Mara, itong tatlong to. Ay, magaling si Christian, si DM, di masyado.
si Stephen, medium lang, ganyan. Kung sinong dahil malaki sweldo sa kanila? Pag komunista, pare-pareho lang yun. Or ako yung mag-determine kung ako yung gobyerno. Basta, ganyan. Maganda sa capitalism, sino mag-determine kung sinong malaki ang sweldo sa kanila? Or business, sino kikita? Yun nga. Mga tao. Mga tao, performance, sino mag-aano ng performance? Evaluate. So, paano kung business nga, magkakahiwalay sila? Nagbibenta to ng kape, kape, kape. Ito Starbucks, ito... Ano ba? Pick-up coffee. Ano mga sikat dati? Si... Shuttles Best. Saka si... Tim Hortons. Yan, kalada yan. Kasi tayo bibili. Sinong yayaman sa kanila dapat? Mas marami. Sino mag-determine? Mas masama. Customer. Bandang huli, si... Ang tawag nila dyan, market. Nagbenta sila lahat, sino yung, sino yung bibili? Kaya marami silang discounting ngayon. Yung isa, masarap, ay pare-parang masarap, kape lang yun. So, yung iba lang, gagandaan yung store, yung iba, may marketing, ganyan, ganyan, may promotion dun sa isa. Masarap na mura. Kasi Monday lang, yung mga ganun. So, mag-iisip yung tao, ah, dito na lang, dito na lang. Sundan nyo ba? So, hindi komunista na basta kape. Yan, kape. Eh, hindi nasasarap yun kasi pare-pare wala naman sweldo natin eh. O, basta kape, basta may kape dyan ha. Parang nanay. Ay, bahala ka dyan. Basta may kape. Pero pag nag-compete yan, eh, dapat galingan natin. Para kasi ang magdi-determine yung market, yung tao eh. Alam mo naman, bumili sa atin yan ng mukhang kahapon pa, last week pa yung kape natin. Ano. Amen? Yeah, so na nakukuha niya. Freshly brewed. So may combination niya, pero ang komunista, right off the bat, pangit yan. Kasi una, diniwala sa Mission. Kasi pipilitin ka niyan eh. Ganun ang Communist China, ganun ang North Korea, ang Diyos nila, si Peru. Okay? So kaya mas malapit tayo sa kapitalismo. Kasi sa Bible, ganun, pinapamana ko yan. Pag pinamana ko sa anak ko yan, wala akong pakialam dyan. Ngayon, kung pagyayamanin niya yan, okay, kung hindi, bahala na siya. Gets? Oligarchy, nabanggit na kanina, which is? Yes, yan, yan, oligarchy. Sino nag-rule? Oligarchy. Monarchy, isang pamilya. Pag oligarchy, few people, few, ano, yan. Yan, mga saan yun. Ayala, ayala. Binyar. Oh, this time, ay kung tingnan natin kung may natutunan tayo. May bago tayo dito. So, yan. Iwanan ko na lang yun dyan. So, tayo, tayo. Sino mga ilan lang mo ito? One. Kuha kayo, kuha. Tayo, tayo. Ayan, hindi ko yung pinili ah. Mayang people. Tayo, yung lumapit eh. Ang malapit. Bilis ka, baka mamigay mo ba? Sumayang people lang.